akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaningningan. Ubos lakas siyang sumigaw. Bumagsak na siya. Bumagsak na ang tanyag na Babylonia. Tahanan na lamang siya ngayon ng mga demonyo, bilangguan ng masasamang espiritu at pugad ng marumi at kasuklam-suklam na mga ibon. Isang makapangyarihang anghel ang kumuha ng isang batong animoy malaking gilingan. Ubos lakas niyang inihagis iyon sa dagat, sabay wika. Ganito ibabagsak ang tanyag na lungsod ng Babylonia at hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig sa iyo ang tinig ng mga awit at ang himig na likha ng mga manunugtog ng alpa, plauta at trompeta. Hindi na makikitang muli sa iyo ang mga dalubhasa sa anumang uri ng gawain, at hindi na maririnig ang ingay ng mga gilingan. Hindi ka na muling matatanglawan ng kahit isang ilawan. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng ikinakasal, sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang iyong mga ngalakal. Dinaya mo ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. Pagkatapos nito, narinig ko ang wari pinag-isang tinig ng maraming tao sa langit at umaawit ng ganito, "Purihin ang Panginoon. Ang pagliligtas, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos. Matuwid at tama ang kanyang hatol. Hinatulan niya ang reyna ng kahalaya na nagpapasama sa lupa. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay sa lingkod ng Panginoon. Muli silang umawit, purihin ang Panginoon." At sinabi sa akin ang anghel, "Isulat mo rito, mapalad ang inanyayahan sa piging sa kasal ng kordero." Ang salita ng Diyos. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapag nakita ninyong kubkub na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamatay sila sa tabak at dadalhin bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanliputan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang Babylonia ay ang kaharian at lungsod na umusig at nagpahirap sa mga Israelita noong mga taong 500 BC before Christ. Ang mga kawal ng Babylonia ang sumira sa lungsod ng Jerusalem at ang nagpabagsak sa templo na tinayo ni Solomon. Ang mga Israelita ay pinatapon sa Babylonia
at nanatili sila loon ng mga 70 years. Kaya ang lungsod ng Babylonia ay naging sagisag ng kapangyarihan at malupit na kaaway ng bayan ng Diyos. Sa pagbasa natin ngayon, na nakita ni Juan ang pagkabagsak ng Babylonia. Pero noong panahong sinulat ang Bagong Tipan, matagal nang sira ang Babylonia, mga 300 years na nakabaon sa mga buhangin ng kasalukuyang Iraq. Kaya ang Babylonia'ng tinutukoy dito ay hindi yung tunay na lungsod ng Babylonia, kundi ang lungsod ng Roma. Ang Roma ang tumatayo ng Babylonia noong panahon na sinulat ang aklat ng pahayag. Ang Roma ay makapangyarihan. Ito ay umuusig sa mga Kristiyano. Ang lungsod na ito ay nagdadala ng maraming kasalanan at kasamaan sa mundo sa kanyang pang-aapi sa maraming mga tao. Ang Roma ay ibabagsak para itong itatapon sa gitna ng dagat. Wala nang awit ng kasiyahan na maririnig dito. Totoong bumagsak ang Roma, pero pagkatapos ng 400 years, pinabagsak ito ng mga barbarians. Sa lupa, nakikita ni Juan ang pagbabagsak ng Roma. Pero sa langit naman, nakita niya ang selebrasyon ng tagumpay ng Diyos. Pinupuri ang Diyos ng mga anghel at ng mga nilalang sapagkat ang pagliligtas, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos lamang. Paparusahan ang pumapatay sa mga lingkod ng Diyos, pero magdiriwang ang lahat sa tagumpay ng Kordero, sa tagumpay ni Jesus. Talaga ang Diyos ang nagbibigay ng kahulugan ng kasaysayan. Tayo mga tao ay makitid ang ating pananaw. Nakikita lang natin ang nangyayari o ang mangyayari sa ilang linggo, ilang buwan, o ilang taon. Noong nagsimula ang lockdown, akala natin ito'y ilang linggo lang. May nagsasabi na tatagal ito ng 2 o 3 taon. Pero mahaba ang paningin ng Diyos. Para sa Diyos, ang 1,000 taon ay parang 1 taon lang. Kaya nakikita ng Diyos na ang kapangyarihan ng mga bansa, lalong-lalo na ng mga kasamaan at masasama, ay hindi mananatili. Nasaan ba ang Babylonia na sumira sa templo ngayon? Nasaan ba ang Roman Empire na pumatay sa mga Kristiyano sa loob ng 300 taon? Nasaan si Hitler na halos matalo niya ang lahat ng bansa sa Europa? Nasaan ang Soviet Union na napailalim ang halos kalahati ng mundo sa komunismo? Saan pupunta ang Amerika o ang China? Ang lahat ng mga ito ay lilipas. Hawak ng Diyos ang panahon. Sa bandang huli, ang Diyos ang magtatagumpay. Sana ngayon pa lang, itaya na natin ang ating sarili sa kanyang kaharian. Sigurado itong mananatili. Isa sa mga kilalang kataga na mga kabataan ngayon ay ang katagang akala ko katapusan ko na. Lahat naman siguro tayo napapasabi ng katagang ito. Akala ko katapusan ko na. Pag meron tayong experience na akala natin ending na, pero nabigyan tayo ng chance. At itong chance na ito dapat natin gamitin at huwag na huwag natin palalagpasin. Mga kapatid, dahil na tayo po ay nasa last few days na ng ating liturgical year, patuloy natin pinagninilayan sa sabi nating end of times o wakas ng panahon. At sa ating pagbasa ngayon, lalo sa ating ebanghelyo, narinig natin ang iba't ibang signs na tumuturo sa end of times. Pero mga kapatid, ano nga po ba talaga ang tunay na end of times? Ano ba ang tunay na katapusan ng mundo at paano nga ba dapat nating tignan ito? 3 letter T po sa ating pagninilay. Unang letter T is the end. Ano nga ba talaga yung tunay na end of the world? Iniisip natin yung mabagsak yung bulalakaw, may lindol, may bagyo, may pumuputok na bulkan, etc. Pero alam nyo mga kapatid, ang tunay na katapusan ng mundo ay kapag wala ang Diyos sa puso ng tao. Ito ay maganda at importanteng para sa atin. Kapag wala ang Diyos sa puso at buhay natin, para na rin po tayong end of the world. At ito pa,
Minsan, sa halip na Diyos yung nasa puso natin, ibang bagay ang ginagawa nating Diyos. Yun po yung tunay na katapusan ng daigdig, ang buhay na walang Diyos. Kaya mapatid, huwag po sana tayong magkamali na alisin ang Diyos at palitan ng Diyos sa buhay natin. Kahit ano pang lindol, bagyo o bulala kung bumagsak, end of the world po yun pag walang Diyos sa buhay. Pangalawang letter T, mapatid, is tomorrow. Ito po, magandang paalala din. Hindi po tiyak na may bukas pa. Madalas sinasabi natin, bukas na lang, may bukas pa. But my dear friends, tomorrow is never guaranteed. May panahon pa tayo, pero tandaan, hindi po ito only. May hangganan. Hindi po natin hawak ang oras, ang panahon. Kaya nararapat lang po, huwag sayangin ang pagkakataon na tayo po ay magbago. Huwag mo nang ipagpabukas pa yung kabutihan, lala po yung pagbabago ng kalooban na pwede mong gawin ngayon. Pangatlo at panguling letter T is test. Alam niyo mga kapatid, sa katapusan ng buhay natin, hindi naman tatanong ni Lord kung magkano laman ang bank account mo, anong napagtapos mo, ilan yung kotse mo, ilan yung bahay mo, ano nangyari sa mga anak mo. Isa lang po ang itatanong ng Panginoon natin sa katapusan ng buhay natin. Ano yun? Nagmahal ka ba? Nung bata po ako, may naalala po akong kanta. Actually, natutunan namin sa minor seminary. Ang title ng kanta ay, Did I Fill the World with Love My Whole Life Through? Panigurado, narinig niyo na po yun. Sa morning, sa noon time, at sa evening ng buhay natin, may kanya-kanyang pacing. Pero sa dulo, ang tanong sa bawat sandali ng buhay natin, am I brave and strong and true? Did I fill the world with love my whole life through? Oo nga naman, ang tunay na test sa huli ng buhay natin, nagmahal ka ba? Tatlong T para lang sa atin as we reflect on the end of times. The end, ang tunay na katapusan ng mundo ay pagwala ang Diyos sa puso mo. Tomorrow is never guaranteed. Gamitin ang panahon para gumawa ng mabuti at magbago. At huli, ang test nating lahat. May we fill the world with love our whole life through. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay triumph. Tagumpay, mga kapatid, sa harap ng kasamaan, sa harap ng kapighatian, sa harap ng hirap, ng mga pagsubok sa buhay natin araw-araw, yung tagumpay sa buhay ay isang mahalagang ating pinapangarap. Yung pagtatagumpay natin sa kasamaan, tagumpay sa kahirapan, tagumpay sa kawalang pag-asa, tagumpay sa anumang sumisiil, sumasakal sa buhay natin. Ilang araw na natin pinagninilayan at napakikinggan yung prophecy ng ating Panginoong Jesus tungkol sa destruction of Jerusalem. At 70 AD nang ang Jerusalem ay bumagsak ng itiwasakin ng mga Romans. At ating Panginoon, palagi niya sinasabi dahil ang Jerusalem ay hindi tumalima sa kalooban ng Diyos, dahil hindi niya pinansin ang pagdating ng pagtubos, ng katubusan sa Kanya. Dahil dito dumating at humantong sa pagkawasak ang bayang ito. Ang Jerusalem na naging sentro ng rebelyon laban sa mga Romano. Pero later on sa ating gospel today, tila ba nakakatakot ang mga mangyayari sa katapusan ng mundo? Dahil nga po ito yung last week ng taong ito, ang tema ng mga pagbasa, lalo na ng gospel, ay end of time. At ito naman yung isang realidad na lahat ay magtatapos at magwawakas. Iba-iba man ang paraan, ng oras, ng panahon, pero tayong lahat ay hahantong sa wakas, sa pagkatapos ng buhay sa mundong ito. At kung kailan yun ay hindi natin alam. Yung ating kamatayan, hindi natin alam kung saan, kung kailan, kung paano. Pero ito isang realidad na hindi natin matatakasan. Pero mahalaga ang mensahe ng Panginoong Jesus dito. Sabi niya, kapag dumating na ang panahong yun, ay tumayo, tingala ang ating mukha sa langit upang makita natin ang pagliligtas ng Panginoon. Sinasabi rito na, at the end, ang Diyos pa rin ang magtatagumpay. Yung kanyang pagmamahal, yung kanyang awa, yung kanyang pagliligtas sa atin.
Kaya napakahalaga na tayo habang nabubuhay sa mundong ito, habang tayo humaharap sa iba't iba at samut-sari mga pagsubok at hamon at hirap sa buhay natin, that we remain faithful until the end. Manatiling tapat kay Jesus hanggang wakas. Huwag ilagay ang tiwala sa pera. Huwag ilagay ang tiwala sa mga tao, maging sa sarili, sa mundong ito. Sa halip, ilagay natin ang ating buong tiwala kay Jesus araw-araw. Sapagkat kapag nasa Diyos ang ating pagtitiwala, kapag nasa Diyos ang ating pananampalataya, hindi sa mundong ito, humarap man tayo sa mga lumilipas, nagbabago at nawawalang realidad, kahit tayo ay lilipas sa mundong ito, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Magtatagumpay tayo sa huli, sapagkat iyan ang pangako ni Jesus. Magtatagumpay ang kabutihan, magtatagumpay ang pag-ibig. Kaya kahit mahirap, kahit tayo ay humaharap sa mga pagsubok at hamon sa buhay araw-araw, gumawa ng mabuti, magmahal, magmalasakit sa kabila ng lahat, dahil ito ay puhunan natin kapag tayo ay haharap sa Diyos. Makikibahagi tayo ng Kanyang kabutihan, ng Kanyang pag-ibig sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, huwag matakot, huwag mangamba. Manatiling tapat at kumakapit sa Diyos hanggang wakas. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sa huli, tayo ay magtatagumpay dahil si Kristo ang magtatagumpay para sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, magtagumpay ka sa aming puso at sa aming buhay. Ang iyong pag-ibig at kabutihan nawa sa kabila ng mga pagsubok at hirap na maaaring pagdaanan namin, manatili kaming tapat, nagmamahal, nananalig sa iyo. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.